Hello po sa ating lahat dyan, mga kamamis. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At narito naman po si Vince April upang i-share ang mga bagay na pwede po nating gawin sa ating mga sarili para kung anuman ang mga katamlayan na nangyayari sa ating buhay or anuman ang mga kabigatan na ating mga naramdaman. Yan po ay matatanggal sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga bagay na ito. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, ay pindutin nyo na po ang red button sa baba ng ating video upang lahat ng ating videong i-upload, kayo po ang unang matutpikit nito. At stay tuned, mga mamis! Bagay na ating isishare sa inyo ay nakita nyo na yan sa unahan ng ating video. So, pagkatapos ng ating video mamaya ay ilagay ko ang picture upang inyong makilala ang mga herbs na ito. At ang mga herbs na ito, mga mamis, ay napakasimple lamang. Ang isang herbs doon ay ang dahon ng ating mga limon. Basta't mga pamilya ng limon na yan, mga mamis, yan po ang ating pwedeng gagamitin dyan. At yung pangalawa naman na nakatali, yan po ay ang ating samuyaw. Ang samuyaw, mga mamis, ay hindi ko na po alam sa Tagalog or sa English, nakalimutan ko. At kayo na pong bahala dyan, mga mamis, dahil yan po ay kapamilya din po yan ng ating mga tanglad or ng ating lemon grass. So, ang lemon grass, mga mamis, ay ang kanyang puno ay ang kulay niya ay ang yellow-green. So, ito namang isang ito, mga mamis, na hinahalo natin sa ating pampaligo ay ang kanyang puno ay mayroon siyang pagka-purple, mga mamis. Light purple, hindi lahat purple, mga mamis. Light siya. At pagkatapos, mas malaki yung kanyang mga puno ito. At ito lamang ang ating gagamitin na pangpaligo or pangbanlaw kapag tayo po ay maliligo na. So itaon natin sa araw ng Martes, Huwebes at Biyernes sa full moon at new moon, sa gabi ninyo gawing pangbanlaw yan. Pero kung sa araw, sa umaga naman, mga mamis. At ang mga bagay na ito, kung anuman ang iyong mga pinagdadaanan, kung kayo po ay nananamlay sa buhay o kaya naman ay pinanghihinaan ng loob, tiyak ako na kapag kaginamit ninyo ito, mga mamis, ng tatlong bisis, ay matatanggal ang lahat ng mga kanegatibuhan or kung anuman ang iyong pinag-iisip sa sobrang pag-iisip hanggang kayo po ay napapagod, mga mamis. Dahil alam natin ang mga sitwasyong yan, mga mamis, tayo po ay dumaan na rin po sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Kung kaya alam na alam po ang nararamdaman ng mga pinanghihinaan ng loob dahil sa sobrang kakaisip natin sa ating mga problema, kung kaya tayo po ay pinanghihinaan ng loob or tumatamlay ang ating katawan. Kaya ang mga bagay na ito, mga mamis, ang solusyon, ito lamang ang solusyon sa lahat ng ating mga nararamdaman. Subukan ninyo itong gawin. Pagkatapos ay mararamdaman nyo na kayo po ay sumigla ng muli at ang inyong isip ay nakatuon na sa magandang bukas na parating sa inyong buhay. Kung kaya, mga mamis, kung kayo po ay gamit-gamit ninyo yan sa inyong pangbanlaw, ay habang kayo po ay nagbubuhos sa inyong mga katawan, ay huwag nyong kalimutan na iwis ang lahat ng iyong mga kahilingan, katulad ng kung nabibigatan ka sa iyong sitwasyon, ay iwis mo na sa pamamagitan ng tubig na ito, ay ito po ay magbibigay sa akin ng kagaanan sa aking dinadala sa aking buhay. Kung anuman ang iyong naramdaman, mga mamis, ay iwis nyo rin po yan habang kayo po ay nagbubuhos ng tubig na yan para matanggal lahat ang mga kabigatan na dinadala natin sa ating buhay. At lahat ng kahirapan o kamalasan sa buhay ay tiyak akong tatanggalin niya sa pamamagitan ng ating pangbanlaw na yan.
Kaya yan po ay importante din po yan, mga mamis. At kung halimbawa naman, mga mamis, ay wala kayo sa ating mga isa sa ating mga bagay na meron tayo, ang inyong, halimbawa, kung meron lang kayong dahon ng ating mga limon, mga mamis, yan na lang po ang inyong gamitin at gumamit kayo ng bunga ng limon. At pagkatapos, pigain nyo yan doon sa isang balding tubig at yan pa rin po ang ating gawing pangbanlaw. Dahil ang mga bagay na yan, mga mamis, ay tiyak ako na mawawas out lahat yung ating mga kabigatan sa buhay na dinadala o kamalasan sa buhay na nakadikit sa atin. Sigurado akong matatanggal sa pamamagitan ng mga bagay na ating mga nabanggit. So, marami pa tayong pwedeng gamitin, mga mamis, kung sakaling wala kayo sa mga dalawang yan, ay pwede kayong magpasinag ng tubig ng araw sa umaga, mga mamis. Kumuha kayo ng isang balding tubig at pagkatapos ay pasinagan nyo yan sa liwanag ng araw sa umaga para yan po ang gamitin ninyong pangbanlaw pagkatapos ninyong maligo. At ganun din po, mga mamis, ang ating mga asin ay huwag nyo pong kalimutan. Ang asin natin ay nagtatanggal din ito ng mga negativity sa ating mga tahanan. Kung kaya, kayang-kaya niyang tanggalin din po ito ang mga negativity na nakadikit sa ating mga katawan o sa ating mga sarili. So, ang ating isang balding tubig, mga mamis, ay pwede po kayong kumuha ng isang dakot na asin at ilagay doon sa ating tubig na yan habang nandoon tayo sa labas at ipanalangin natin ang lahat ng ating mga kabigatan sa buhay na tanggalin sa pamamagitan ng ating mga pangbanlaw na ito. I-chant nyo lahat, mga mamis, ang mga kagandahan na magaganap sa inyong buhay kapag nagawa ninyo yung ipaligo. Gawin nyo ang mga bagay na yan, mga mamis, upang tayo po'y makaahon sa lahat ng mga kahirapan at mahugasan lahat ang mga kamalasan na ating mga naranasan sa buhay o mawas out lahat yung ating mga paghihirap sa buhay sa pamamagitan lamang ng mga bagay na ating nabanggit na yan, mga mamis. Tiyak na kayo po ay tantanan na ng kamalasan sa inyong buhay. So, mga mamis, sana po ay nagustuhan nyo ang videong ito at magawa nyo rin po ito sa inyong mga sarili kung kayo po ay dumaranas sa mga bagay na ating mga nabanggit. Ito po'y napaka-effective nito, mga mamis, na pangpaligo or pangbanlaw dahil lahat ng ating mga kamalasan sa buhay ay kaya niyang tanggalin. At kung ang ating loob ng tahanan, mga mamis, ay bumibigat ang daloy sa ating buhay at parang nararamdaman natin na tayo po ay minamalas sa loob ng tahanan, ay kumuha rin po kayo ng tubig at lagyan niyo po ng kunting asin. Gamitin niyo yan. Ibuhos nyo ang asin, kumuha kayo ng isang dakot na asin na naman at ilagay nyo doon sa tubig na ating gagamitin pang mop or pang punas ng ating mga upuan, ng ating mga lamesa para lahat ng mga nakadikit dyan, mga mamis, ay matanggal na sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pangpunas. At ang ating mga gagamitin na basahan, mga mamis, tiyakin nyo na talagang totoong pamunas lamang natin yan, mga mamis. Hindi yung mga damit natin, hindi yung mga ginamit natin na mga towel, bumili kayo ng mga totoong mga basahan, mga mamis. Dahil ang paggamit natin ng ating mga damit na pangpunas, yan din po ay nagbibigay sa atin ng mga negatibong pangyayari sa ating buhay. Kung kaya, palaging tayo po ay naaapakan ng tao. Kung kaya, huwag niyong gamitin ang ating mga damit or ang ating mga towel na ginamit na nating pangpunas sa ating katawan, mga mamis. So, mga mamis, sana po ay ito na naman po ang magandang aral na na-share ko sa inyo at nagustuhan niyo naman ang mga bagay na ito. Gawin niyo ito ng walang pag-alinlangan sa inyong sarili at sa inyong tahanan or sa inyong buhay para lahat ng ating mga kabigatan sa buhay ay mawawas out na. At mga mamis, tiyak ako na tayo po ay aasinso at aangat sa buhay kapag nagawa natin ang mga bagay na ito. At gawin natin ito ng walang pag-alinlangan at kailangan ang ating puso at isip ay nakatuon sa mga gandang pangyayari sa ating buhay. Huwag po tayong magiging nega, huwag po tayong mag-iisip ng nega.
Bagkus tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Pangalawa, sipag at tiyaga. At pangatlo, paggawa ng ating mga pangpaswerte or proteksyon na ito, mga mamis, para tayo po ay malagpasan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. So hanggang dito na lang po tayo, mga mamis. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. At please like, share, and subscribe. At maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.